Maligayang pagdating sa aming channel. Engaon, ibabahagi kayo sa inyo ang gising napakagandang kwento. Ito ay isang kwentong pag-ibig, pagsisisi at paglago na naganap sa isang tahimik na maliit na baryo. Ang ating bida ay isang kaibig-ibig na 16 na taong gulang na babae na natututong tungkol sa halamang gamot mula sa kanyang lola mula papagkabata. Pinalaki siya nito. Isingara, biglang nagasakit ang kanyang lola at labis na nabahala sa Xiaomei. Sa kanyang pagsusumikap na iligtas ang kanyang lola, nagkamali siya ng malaki, halos tuluyan na siyang maligong landas. Nagahanap ni Jetulon si Xiaomei sa buong baryo ngunit nabigo siya. Sa kaniyang pagkadismaya, nakatagapo siya Enge isang matas na monghe. Sinabi Enge matas na monghe kay Xiaomei na may tindahan Enge tradisyonal na tsino na gamot sa lungsod na may mahalagang halamang gamot na kailangan niya, ngunit napakamahal Enge mga ito. Upang mailigtas ang kanyang lola, nagpasya si Xiaomei na magbaka sakali at pumasok sa tindahan ng gamot sa gabi upang nakawin ang mahalagang halamang gamot. Ngunit hindi adong siya palano ang nandiyadi at nahuli si Xiaomei na zemeyadi na zetindan habang nang nangkwa na zema halamang gamot. Hindi tumawak na zepulit ang mayadi na zetindan kundi dinala siya kay mata na mong himing. Sa ilalim ng mahinahong gabay ni Master Huiming, luha ang ikinuwento ni Xiaomei ang kanyang kwento. Matapos marinig ang kanyang kwento, malalim na nakisip si Master Huiming. Hiniling niya kay Xiaomei na sumama sa kanya, pabalik sa templo at nangakong ipagdarasal ang kanyang lola. Sa kaniyang kumgea araw sa templo, araw-araw na pinaknilayan ni Xiaomei ang kaniyang kumgea ginawa. Unti-unti niyang naunawaan na bagaman maganda ang kanyang hangarin, mali ang pamamaraan na kanyang pinili. Hindi siya sinisisi ni Master Huiming ngunit tinrato siyang malasakit at tinuruan siyang tumulong sa iba sa tamang paraan. Labis na nantah, nakpasya si Xiaomei na suminot kay Master Huiming upang maharal ang hebudismo at linanghin ang kanyang pagkatao. Sa edad na 17, malaki na ang progreso ni Xiaomei sa kanyang kasanayan, sa medisina at kayanan niyang gamutin ng mag-isa ang ilang karaniwang sakit. Bumalik siya kaniyang badyo at napukas na zetindan na zehalamang gamot, nakalok na zelibang pagkamot siya mataga badyo. Gamit ang mga aral ng budismo at kaalaman sa medisina na natutunan niya mula kay Master Huiming, napagaling niya ang maraming tao at nakuha ang respeto at pagmamahal ng mga taga-baryo. Pagkalipas ng ilang taon, naing kilalang mangga gamot nager traditional na sinosik Xiaomei. Hindi lang siya magaling sa medisina, kundi mayroon din siyang malasakit na puso. Hingi lang siya nagagamot ang pisikal na sakit kung ginagamit ginaye ang kanyang karunungan at malasakit upang tulungan ang MGA tao na resolbahin ang kanilang MGA panlup na suliranin. Dahil sa kanyang mga pagsusumikap, naging mas maayos ang baryo at natutunan ng mga taga-baryo na tratuhin ang isa't isa ng may pagpaparaya at pagmamahal. Sa wakas, nadupat ni Xiaomei ang kaniyang panggarap na maging isang manggagamot na tumutulong sa iba. Bumisita siya pabalik sa templo upang makita si Master Huiming. Ngumiti si Master Huiming sa kanya at sinabi, "Lahat ng tao ay nagkakamali. Ang mahalaga ay matuto mula sa mga ito at maging mas mabuti. Nagawa mo yon at ipinagmamalaki kita." Iyang ang gikwento natin para sa araw na ito. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para hindi ninyo mamiss ang MGA Mas Maraming Kwentong Puno ing Pagmamahal. Kita-kita tayo sa susunod!